Tinawag ni Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Xilian, na fake news ang ulat na nangharas ng Pilipinong mangingisda ang China Coast Guard sa Kalayaan Group of Islands sa Palawan. Ang sabi pa ng Chinese diplomat, wala raw dapat ikabahala sa bago nilang batas na nagbibigay permiso sa Coast Guard ng China na gumamit ng armas. Pero taliwas dyan ang tingin ng isang security analyst. Nakatutok si Jun Veneracion. Dati akong kalaban sa dagat. Yan o. Mga barko na Chinese yan, naunahan ko lang. Inaarang nila ako, hindi ako makapasok. Pinag-usapan ang videong ito ng mangingisdang si Larry Hugo sa karagatan ng Kalayaan Island Group noong January 25. Hinarang daw siya ng Chinese Coast Guard. Pero ngayong araw, diretsahang sinagot ni Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Xilian, ang paratang. There are always fake news spreading in a society. Just like a few days ago, there was widespread fake news about China harassing the fishermen. There is no such a thing. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mangingisdang si Larry. Lumabas sa video nung ipasa ng China ang kanilang Coast Guard law na nagpapahintulot sa kanilang Coast Guard na gumamit ng puwersa at armas laban sa mga papasok sa kanilang inaangking teritoryo sa South China Sea. Git ng Chinese Ambassador, walang dapat ikabahala sa kanilang batas. It's the sovereign right of every country to pass its law. It doesn't indicate to any change of our policy on the South China Sea. We are committed always to managing differences with countries in all around the world, including our neighbors. Pero hindi mapigilang mabahala ng ilang eksperto, lalo't sakop ng batas, ang South China Sea, na ang ilang bahagi ay maituturing na disputed territory. Kabilang ang Pilipinas at China sa mga bansang umaangkin sa ilang bahagi nito. Nag-create talaga ng security anxieties, nag-create talaga ng pangamba. Kaya mahalaga dito na bukas lagi yung ating channels of communication with China para maiwasan yung ganyang klaseng misunderstanding and avoid possible conflicts. Mula nang maipasa ang batas, wala pa naman daw na mo-monitor ang Western Command ng AFP na kakaibang galaw mula sa Chinese Coast Guard na patuloy na nakabantay sa West Philippine Sea. Hindi naman po umaalis ang mga yan. Nandyan po, lying stationary. Wala pong aggressive stance. Sa isa pang pahayag, nilinaw rin ng Chinese Embassy na hindi rehistrado sa China at hindi Chinese ship ang MV Zhong Hai 68 na hinuli ng Coast Guard noong January 27 sa Orion, Bataan. Sa kanilang investigasyon, nakarehistro sa bansang Sierra Leone ang nasabing dredging ship na ginamit sa dredging operations sa Masindok, Zambales noong 2019. Jun Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.